Jesse! Usapan natin ang unang makahipo sa ritrato ang makakakuha sa laruan. Una akong umipo nun. Akin yun. Pero, siguro meron pang babaeng ganon. Sana. Wala na! Akin na yun. Ang totoo, akin lahat ng ito. Maghanap ka na lang ng mga patpal para paglaruan, Jesse. Ang lahat ng ito'y sa akin! Mataya ka din at sa akin! Ano ba? Akin ba? Akin! 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 Aray! Akin! Ano ba? Salbahe! Ano ba kayo, ha? O sige, kayong dalawa. Tama na. Sigilan niyo na yan. Halika nga! Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, huwag kayong mag-aaway. Tinan mo nga yung ayos mo, Jesse. Ang dumi mo! Pero, Mami, kinuha niya lahat ng laruan. Swapang siya! Ayoko nang marinig yan. Halika na sa taas. Malinisan kita. Diba? Sobra naman siya, Daddy. Sobra siya eh. Sa akin! Sa akin! Puro na lang sa akin! Ay, naku. Nila, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nun? Nunukso lang naman ako, Dad. Ay, alam ko, anak. Pero may iba pang kahulugan yon. Alam ko, nakakatuwa na magkaroon ka ng mga gamit, Dylan. At kahit saan ka tumingin, may nakikita kang nakakaakit na bagay. Lahat ng pwede mong isipin at hahangarin mong kailangang makuha ko yon, bago mo mamalaya, nagtatamba ka na pala ng mga walang silbing basura na inaalok ng mundo. Nang hindi mo na naiisip yung mga bagay na talagang importante. Pamilya, mga kaibigan, mga handog ng Diyos. Ano nga yung nasusulat? Dahil kung nasaan ang iyong yaman, ay naroroon din ang iyong puso. Ha? Alam mo ba ang sinasabi ko, anak? Huwag umasa na masyado pag Pasko? Oo, pero saka na natin pag-usapan ulit ito. Sige na, maglaro ka na sa labas. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi mo dapat gustuin ang mga magagandang bagay? Bakit? Para mainip ka ng gusto? Huh? Ingat nga, kamay ko yan! Pasensya na, Edgar. Pero ayaw niyang tumahimik eh. Bakit kasi kailangan nating, alam mo na, iligpit ang saksi? Kinakailangan iligpit natin. Iligpit ang saksi, ang aso, o kahit ano pa siya. Wala akong pakialam. Basta tulungan mo ako. Adali! Sa bilang ng tatlo, ihagis natin siya. Okay. Isa. Dalawa. Salbahe kayo, ha? Salbahe ka! Tayo ng bisita. At mukhang mga burara pa. Ano, Wit? Oo, Eugene. Pwede mo ngang sabihin niya. Ang himpilan ng guni-guni ay nilikha para bigyan ng pagkakataon ng bawat isa na makita ang mga dakilang pangyayari sa kasaysayan sa pinakakaraniwang paraan sa pamamagitan ng paggamit ng imahinasyon. Sino? Eh baka akala nila isa yung malaking TV. Alam mo na yung klaseng may remote control o maaring... Remote control? Ganun nga ba yun? Sigurado yun, Wit. Hindi mo ba narinig ang tungkol sa remote control? Oo naman, kung may magbabago ng himpila ng guni-guni, masama ito. Ano ito? Faustus Cars Fred J. Faustus owner Edgar Bashels. Hindi ka panipaniwala, pero may mga tao na gagawin na lahat para lang makabenta. Alam mo na, narinig ko na ang lugar na yan eh. Nandun yun sa kabila ng lawa sa scanner. Kung saan dapat talaga yan ang mga sasakyan. Sa palagay ko'y nagkakaroon na ako ng idea.
Ihanda mo ang strata fire, dadalawin natin si Ginoong Faustus. Mangyari pa ang isang dalagang kasing bata at kasing ganda mo ay magiging kahanga-hanga sa isang elegante at matatag na sasakyan. Ah, Ginoong Faustus, ganyan ba ang tingin niyo sa akin? Mangyari pa, Binibini. At kung pwede, tawagin mo ako, Freddy. Freddy? Oh! Si Ginoong Pasang sasagot sa dagdag mo pang mga katatan. Oh. Magandang araw. Paalisin mo siya. Pero, Freddy! Sige na, alis na, alis. Oh, ang usapan na bakit? Sandali lang! Ano ba? Ah, oo. Masarap ang sariling bahay. Maraming taon na akong naghanap ng tamang kagamitan. Laruan, kung gusto mo, yung bibihag sa atensyon, sa bitaka at masasabi kong sa isipan ang hangal na madla. At malapit na pumila ang buong mundo sa pintuan ko. Paghingin, hangarin ang pagkakataon na matikman ang bago kong manipulasyong makina. Ipapalagay nila yun at tsansa para maangkin ang anumang maaari nilang hangarin. Ngayon ang totoo, hahangarin nila ang gusto ko lamang naisipin nila. Ayan ninyo, patunayan ko. Nawa ko na ilang maliliit na pagsasayos ang impresyon ni Wintek. Na sa palagay ko ay mas makapagbibigay liwanag, partikular na sa aking makina ng sasanip sa isipan. Pero ang inyong katakilan... Ganyan nga, Ginobas. Bigyan mo na kasiyahan ang iyong sarili. At Ginobas, kasiyahan ka na ba? Oo? Ano? Ako ang Panginoon. Magaling. Ibibigay ko sa mundo ang gusto nito at sila naman ay maglilingkod sa akin. Mas maganda pa ito kaysa sa ngayon, Odyssey. Bukas! Ay, sakala! Hangal! Tigilan niyo pag tumakata ko kamis. Tama na, tama na. Nasaktan pa ang mahal ng daddy. Mga sanggano! Chairman, saan ka galing? Sinong nandito? Maliwanag na ang lalaking gustong saktan si Sir Manay Siring mga panauhin dito kagabi. Naging napakatapang mo sa pagliligtas kay Sir Mandilan. Pag natapos na ang pangyayaring ito, ay maghahanap tayo ng parano pang bigyan ng gantimpala ang iyong katapangan. Sa ngayon ay umuwi ka na muna at maaari magkaroon ng gulo sa aming pupuntahan. Pakiusap, Ginoong Whittaker. Pwede po akong tumulong. Hindi po ako makakaabala. Ah, hindi, hindi. Huwag na lang. Huwag na tayong magtalo pa. Hindi maaari. Hindi. Ginoong Whittaker, ipagtatanggol kita. Yan ay nakalulubang ng damdamin. At tara para tumaas! Wow! Hindi ito ka panipaniwala. Sabi ng daddy, hindi importante magkaroon ng ganitong bagay. Pero sa palagay ko, hindi pa siya nakakita ng ganito. Wakang alam ng iyong ama ang kahalagahan ng pag-iimbak ng kayamanan sa langit. Ang galing. Mukhang nag-uusap ang mga matatanda. Ayun! Bahay namin yun! Oo nga, napakaganda ng lugar nito. Hindi. Hindi yun maganda. Puno ng basura. Well, kung minsan, di ba ang tingin natin sa... Nakikita ko na ang ating destinasyon. Umanda na! Tandaan mo, Eugene, hindi ko makukumbinsi si Faustus na makipagtulungan. Hahanapin ko ang himpilan ng guni-guni sa sarili kong paraan. Pag naikabit ko ang homing device na ito doon, magagawa mo ng paandarin ang robot twins na maghahanap sa homing device at babawi sa himpilan ng guni-guni. Nakuha mo ba yan?
Madali lang yun. Yan ang sabi mo. Tayo na, Sherman. Kailangan ko ang pakulay mo para matagupan ko ang istasyon. Ginoong Whittaker, maaari po ba akong... Mayiwang ka na lamang at tulungan mo si Eugene. Opo. Alam niyo, sa palagay ko ay dapat tayo magdasal bago kami umalis. Panginoon, dumadalangin kami ng iyong proteksyon at kaligtasan ng lahat. Tulungan mo kaming maging matapang at higit sa lahat ay umaasa sa iyo para sa aming lakas. Dumadalangin kami sa ngalan ni Jesus. Puro kayo pa, Warde-Warde. Yun ang asong inutos ko iligpit niyo. Ano? Hindi maaari. Pakiyanin, demonyo kakambal niya. Inyong kamahalan. Hindi. Yan mismo yung aso. Natatandaan mo yung... Amanin! Ang kukulo niya! Naglalabas lang sa nungusok. Yan inyong kamahalan. Tahimik! Mga kulang-kulang! Kailangan maghanda tayo ng espesyal na pagsalubong sa ating mga bisita. Isang sorpresa. Naintindihan niyo? Mangmang! Hindi ito isang laro. Maganda na patibong para kay Whittaker at sa aso ngayon din. Huwag na huwag kayo magkakamali, ha? Halika, Berish. Hintayin natin ang unang pakikipagharap natin kay Ginoong Whittaker. At sa kasamaang palad ay ang huli na rin. Sa palagay ko, hinihintay talaga tayo. Natitiyak kong naghihintay sa atin na may bahay kung saan dito. Huwag natin siyang bibigoyin. Oh! Anong ginawa nila? Manipulation station! Kailangan pigilin natin sila. Masyado akong naging hangal. Kinalulungkot ko, Sherman. Nawalan ako ng kontrol. Yan ang tama salita, Mr. Whittaker. Pero ang totoo, higit pa riyan ang nawala sa'yo.